Game number 1. Huwag na natin patagalin. Nandito na mga cool na moves ng draft ni Hype Beats. At syempre na walang iba si June Cook na si Chooks. Here we go, Wolf. Napakabilis ng kanila mga pick. Nakakatawa din kasi recently pinapanood ko parehas etong si Hype Beats at si Jungkook na Jungkooks. Si Jungkooks TV. Or Junchooks TV. Junchooks TV. Tama. Batak. Wala na natin si si Jungkooks. Pero ano, kidding aside, feeling ko ang pinaka nanalo sa drafting ng players, players. Oo. Parang si ano, Hype Beats eh. Parang nakikita ko sa kanila, parang sila yung pinakasolido yung nabuo. Yeah, kasama niya din dito yung kanyang bestie na si Leia B. Uh-oh. At syempre si MB na ML din. Syempre a pro player din within the MPL. And kung titignan mo ngayon within the bands na meron, sina Hype Beats, ay nirespeto nila, Wolf. Oo. Ang funny naman sa side ng team ni Chooks. Oo. Alam natin na madaming mga link specialist dito tsaka mga funny specialist. So in Autobahn na. Kaso itong team nila Chooks nakakuha agad ng Selena. Rekta. Rekta na agad. Mm-hmm. Gusto ko yung Selena pick. Isa sa mga viable picks pa rin. Nabanggit mo to sa akin, Wolf, na may pagkaluge minsan kapag blue side ka. Kasi dalawang power picks agad yung mailalagay mo kapag nasa red side ka, di ba? Saktong-sakto yun, no? Johead at Matilda. Kasi pag ikaw ay blue side, kuha mo, priority ka syempre, pero isa lang. So ang pwede maging technique ay mag-ban ka ng mga non-meta hero. Kumbaga, doon ko ikaw ay red side. Tapos parang mabibigyan ka ng dalawa, parang 1:2 yung nagiging palitan nyo. Kaya mas maganda din talaga sa red side. Kaya goods na goods ka goods talaga. Goods na goods. Look at that, you have the Johead Matilda, pero ito yung mga nauusong picks. Oo. Right now for Team Chooks, you have of course Prenzel only, which is si Totoy locking in the X-Borg. Alam mo yung X-Borg ngayon parang mainit this time eh, ay, no? Sakto. Sa mga picks. Mainit din talaga yung skills niyan. Oo, mainit. Farm is bad. Kidding aside, dahil doon sa kanyang buff. Na actually, Manjin, kung isipin nating maigi, hindi siya talaga buff kasi parang binalik lang yung dating X-Borg. Yeah, yung true damage ng kanyang flame thrower mukhang hindi pa natin alam kung magiging jungle ba yung X-Borg na ito sa side ni Nachooks. Chill na chill lang muna yung lineup ni Nachooks lately dahil mukhang late game ang gusto nila with this Alice and with this X-Borg. Meanwhile, you have the protection naman sa side ng team ng Hype Beats. Late game protection for the Chang'o sabay sustain and pick offs para sa Matilda Johead. Maganda yung late game nga naman ng Chang'o, pero maganda rin yung early. Actually, itong Johead Matilda sobrang bilis ng tempo nito. Oo. Siguro lang ang mahirap ay syempre X-Borg tsaka Selena. I wonder kung kukuha pa sila ng Eudora na usong-usong ngayon. Pwede din. The lightning and the thunder combination. Oh. Although may Johead na sila at saka Matilda, baka hindi nila kunin. Pero alam natin na isa sa mga classic combo yung Johead Eudora. Yeah, isang magandang burst, isang mabilis na burst down ang pwedeng maihatid sa'yo. But let's see, dahil lapu-lapu ang naging fourth pick this time ni na Hype Beats. Wala pang hero actually si Hype Beats. Usually si Hype Beats kasi yung main carry ng kanyang team. So ngayon tingnan natin kung ano mga magiging sagot ng side ni na Jungkook. Oy, nilabas na pogi at cool na cool lang ang Claude na pinili this time ng team ng Chooks TV. Ano kaya yung magiging role nito? At nakita ko nagpalit na siya ng kanyang kanyang spell. So baka gold lane ang ating Claude. Si Chooks, no? Oo. Ito pa yun, ha? Hindi nagban si Chooks. Ay, oo nga, sa side no? Nila. So mukhang may ganong klaseng parang pagbigyan ba? Pero hindi, mukhang may ganong klaseng strategy. Si Kuya Chooks mo. Parang sinasabi niya, hindi, sige, kunin ko na. Huwag na natin i-ban. Oo. Kasi kaya ko naman, hindi ko naman kailangan ng ban. Actually, si Chooks ang ating overall first pick. Oo. So, sa siya ay namili ng mga sa tingin niya ay pinaka-worthy na i-first pick sa buong drafting pool natin. Yun so, nga eh. Mataas ang expectations ko dito kaya Chooks. Si Chooks, sa team Chooks. Actually, si Chooks ang gagamit ng X
Borg. So ang question ngayon, will he keep it cool, kaibigang Wolf, sa kanilang lineup? Kasi mukhang Action Jackson sila. And tama ka. Speaking of first, itong si Hypebeats at si Chooks, ito yung dalawang nagkahamunan din sa laban ni LeBron at ni Kayla. Kumbaga sila yung parang nakichismis, tapos biglang, oh, kami rin! Oo nga. Mainit! Nung unang beses na nag-arap sila, it was a 1v1. So talaga nagdapat si Hypebeats siya, si Chooks. Oo. Eh, unfortunately, ang mga pre, hindi nakaisa ang mga pre. Yeah. So ang overall nanalo si Hypebeats, tingnan natin, sa 5v5 naman, kung anong difference. Let's see, kasi parehas din, kumbaga, bukod sa ML, gusto ko lang mention, parehas din mainit sa dance moves. Itong dalawang players natin, you have Hypebeats, syempre, sa kanyang mga videos, sa mga short dance videos niya. At meron din naman si Chooks na mala BTS ang galawan, oh, kay Big Wolf. Si Jungchooks si talaga yun. Jungchooks eh. Saktong-sakto. Lagi ako nanonood ng mga stream lately ni Chooks. Yeah. Actually, pinaka-na-enjoy ko yung Kaja. Gusto ko ang ilabas niya yung Kaja niya na ano eh. Tingnan natin. Ang ilabas niya this time is, of course, the ex-Borg. But we need to talk about the lineup na meron. Dahil ang lineup dito ni Hypebeats ay talagang binuo para mag-invade. Oo, early game talaga ang gusto niyang makuha. Early game is real, just like this. Nako, si Mos Lem ay mukhang madi-dead balls as Team Chooks TV will get that revenge kill masyadong malalim. Si kaibigan mong Docs Moxin. Oo, si Docs Moxin. Doon sa engagement na yon. Paano man nangyari yun? Well, Muslim with a 3 for an E. Kumbaga. Oo. Sumugod siya kasi masyado yung na-feel yung pagka-early niya. Pero actually, parang pwede mo sabihin na baka pwede. Makamaganda naman yung move. Kasi apat na heroes ng Team Chooks yung nag-commit doon. Yeah, na-disrupt niya. Pero actually, kung iisipin mo, nakakapag-farm si Hypebeats. At mukhang chill na chill lang siya sa kanyang jungle. It's Hypebeats level 4. Kalaban niya syempre si Franzel only, which is si Totoy na level 3 pa lang. So dito pa lang, Wolf, nakakakita na tayo na may onting kalugian sa side ng Team Chooks TV. Oh, nakita mo yung medyo sacrificial move na ginawa doon ni Muslim with the 3-4 knee. Parang okay lang mamatay siya, pero naggulo naman niya yung pag-farm ni Claude. Oo, nahirapan. At ngayon, look at this. Ibang klase ang pinapakita ngayon ng side ng Team Hypebeats na aggression. Sa first 3 minutes ng ating game, libreng Lord ay mapupunta sa kanya. May counter-engagement na gagawin, of course, ng Selena ni King Just Row. Pero sabi siyempre ng Team Hypebeats, no, no, no. Vladimir will pop the flowing blood out, pero aggressive talaga. Oo. Si Doc Moxin, pare. Ang daming mga nakumit na flicker doon, pero napalayo at nakakopa ng advantage ang team ni Hypebeats. Wow. Saktong-sakto rin kasi yung nila. Nakita mo yung pwestuhan nila, parang pro player kung gumalaw. Ibang klase, no? Kumbaga parang calculated nila yung pwesto doon sa turtle, kaibigang Wolf. Kumbaga, alam nila yung kung kailan yung pasok, alam nila kung saan sila pipwesto. Oo. Pwestuhan nila, yun yung pinaka-importante sa mga turtle fight. So yun yung din naabangan nila. Ngayon nga lang level 4, kanina kasi level 3 lang si Jungchooks. Nagpapainit. Chillax lang siya sa bottom side. And nung turtle fight, napaka-importante na mag level 4 ang isang EXP laner. And this time it's the ex-Borg. Sana kanina ay napaglasin sanity siya, so hindi nga nakita. Hindi nangyari. Actually, naging chillax ang ating game ng 1 minuto dahil nagkakatansyaan muna. But as I say this, Doc Moxin and syempre si Hypebeats Jr. trying their best to again pick up Steph Delgado, King Jastro with the arrow. Ito na yung Blazing Duet. Siyempre ni Totoy. Ooh. But Hypebeats is in the vicinity. Jun-chooks. Meanwhile, Jungchooks umikot din. Nagkaikutan si Hypebeats at saka si Chooks. Pero mas lamang ang pagkalmot ni Hypebeats. The besties. Leia B and Hypebeats working together. Tatlo ang nawala sa side ng team ng Chooks TV. Tatlo ba o dalawa? Yeah, tatlo. Grabe yung ano, yung connection ng Leia Beats and Hypebeats. Oh, ginamit yung meteor shower para cover fire. Sabi ni Leia B, sige, sugurin mo, ako bahala.
This yun time na, si Hypeats, tapos ginamit pa ni Hypeats yung ano, yung talon, yung Lycan Pons, kasi di ba invulnerable siya. Oo. Pero overall, what a good connection. Kumbaga may cover fire talaga, may cover, eh, no? Pero, eh. Alam mo naman, suporta is real. Siyempre kapag cool na cool ka, kagaya ni Hypebeats, na nasuportahan, of course, ni Leia B. Mala next level play ang galawan. Siyempre, mala clear upgrade. Then, yung pagiging aggressive again ng side ng team Hypebeats. Habang eto na naman, si Mr. Hypebeats Jr. Sumanib this time kay Pranzel. Nagkaikutan. Junchooks with the burst. Mawawala ngayon si Johead. Pero may counter go na naman si MB. And actually, nawala na nga sa isip ko na si MB ay chillax din palang lumalakas sa laban na ito. Wolf 101 ang kanyang score. And this time, unti-unti pumapabor ang gold sa side ng Hypebeats. Grabe yung ginawa doon ni Junchooks. Double kill with the last insanity. Kaya nga naman ay sinasabi sa isa pa sa mga pinamalalakas na hero sa meta natin ngayon ang X-Borg dahil doon sa kanyang mga recent na changes bilang isang hero. At nakita natin kung gaano siya kalakas. Kaso, ang problema dito, Wolf, is lumalakas na rin ang koponan ng Hypebeats. Ito na yung mga pagkalmot. Habang siyempre si Doc Moxin ay papasok din. Blazing Duet coming in mula kay Totoy. Pero ayun pa rin yung counter go ng side ni na MB. At pulado na. Mukhang ubos pa. One hit si Hypebeats Jr. Pero may shield para maprotektahan siya. Hypebeats TV taking down 4 heroes sa side ng kupunan ni na Chooks. 4-1. Aggressive na naman doon si That's Moxin or si Muslim with the 3-4-E. But, Majin, ang napaganda naman ng naging resulta. Sabihin natin, naging aggressive sila at naiwan sa ere medyo si Hypebeats kasi parang aggressive nila overall. Pero nag-pay off pa rin kasi napatay pa rin nila yung apat na members. Grabe, no? Kaibigang Wolf, si That's Moxin, nagmamala, mala Matilda Airlines ang galawan. Ito talaga yung pwede mong makita sa Matilda Johead. Anyone can go in, especially kapag walang Purify sa side. Oo. Nang team ni na kaibigan Chooks TV. Kaya tignan mo, gangster, oh. Gabit. Tignan mo, binato yung kakampi doon sa dalawa pa niyang kakampi. Oo. Kaya na-stand silang tatlo. Wow. Hypebeats Jr. together with That's Moxin. Mala ano yung box out nila dito, kaibigan Wolf. Mala Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning combination ng Miami Heat. Okay, ganun yung ano, no? Yung galawan nila with, syempre, yung lapu-lapu pang-initiate niyan. Oo. In fact, tatlo yung pwede mag-initiate dito, coming out from Team Hypebeats. Kaya, tingin ko, ito yung dahilan ba't sila aggressive sa ngayon. Kasi madami silang way para simulan yung mga laban. Yun nga eh, kung ikaw ba ang team ng Chooks TV, may win condition ka pa ba? Question is, how can you keep it cool para dito sa side ng Chooks TV, pare? Kasi mukhang sila yung nalulugi. Nako, yun na nga! Vladimir, mapapatumba dito, may! Ay. Sabi siyempre ni MB, mas cool ako. Dito rin si Hypebeats, pasok, kalmot, wolf pounce is real. Grabe. Sobrang confident na pumapasok na lang sa loob ng tower. 6-12. Hypebeats and company owning this game right now, kaibigang Wolf. Yung aggressive na si Hypebeats mismo. Kasi alam niya na may backup siya. At bukod doon, alam niya na lamang sa level tsaka sa item. Tapos meron pa siya turtle buff. Yun yung dahilan bakit siya nakapag-dive doon na, yun nga eh, ng sobrang tapang na parang hindi man lang na-punish. At alam niya kasi pag nakapatay siya ng isa, dire-diretso na yun eh. May ano kasi eh, may killing spree. Smooth na smooth eh, no? Yung pasok exactly ni Hypebeats. Walang labis, walang kulang. But then again, this is Chooks TV. Remember, tinanong natin siya kanina eh kung paano makaka-comeback. Malay mo, nagsasabi na si Chooks, teka lang kayo, Kuya Manjin. Mga pre. Kuya Manjin, Kuya Wolf. Cool lang ako dito. Kumbaga, ito yung tinatawag natin, Wolf, na tiis pogi technique. Tiis pogi lang. May Claude sila at Alice. Oh. So, these are good heroes in the late-late game. So, makakalamang sila kung papatagalin nila. So, kung sinasabi mong late game, ito yung sinasabi nating parang investment. Tama. Nagalawan. And syempre, with that, sila'y makakapitas. I agree. Because of the late game damage, ay hindi pa naman tapos ang laban, kaibigang Wolf.
Pangatapos sa Wicked Scene yung ginamit agad yung ulti ni Levi. Actually, yung move nun, ha? Mm-hmm. Para din i-make sure na yung team nila, fresh na fresh pa rin when it comes to HP kasi parang binabawasan nila yung kalaban. At kung titignan mo ngayon, nabugaw yung mga members ng Team Chooks. Yun nga eh. Let's see, ha? Parehas nagkakabugawan itong dalawang teams. Nabugaw yung Team Chooks sa pagkuha, syempre, nitong Lord. Pero then again, nagdalawang isip ang side ng Team Hypebeast. Kung ibibait ba nila yung Lord or will they take it? Looking at the items right now, ito na yung binabanggit mo, Wolf. Zero deaths, 0-2 si Totoy. Ibig sabihin may damage pa rin yung Claude na to. Incoming late game. Mm-hmm. And ang tanong, aabot kaya sa point na mababurst niya yung Chang'o? Mababurst niya kaya yung Matilda? Oh, kayang-kaya. Oh. Let's see. Burst. May knock-up na magaganap. Hypebeast Jr. once again. Ooh. Taking down King Jasuro. Sabay lumipad palayo. Fresh na pick-offs coming in from the side of Hypebeast TV. Totoy, syempre kasama dito si Steph Delgado. Meron pa ba silang magagawa para mabaligtad? Nako po, tatlo na ang nawala sa kuponan nila. Sabay Leia B. With the meteor shower, pang secure lang nung Torres sa gitna, kaibigang Wolf. Hindi na pwede. Nakita mo yung burst potential mula sa Team Hypebeast. Hindi na mainda. Hindi ng na. Team Chooks. At meron pa Lord dun sa may top lane. Hype burst. Hype burst nga talaga. With that, nako po, pwede na atang tapusin ang laban na ito. The Lord is marching towards the top. And mukhang na-quarantine na sina Chooks sa kanilang base. Mahirapan sila makalabas ngayon kasi yung tempo, yung early game potential ng Team Chooks, ng Team Hypebeast ay sobrang taas. Yeah. Sa ngayon ay parang mahirap ang recover dito, Manjin. Pero maganda pa rin na may depensa pa rin sila. Meron silang Alice, may Claude. Meron silang X-Morg. Pag ginamit nila to their advantage, sabihin natin, pag sabay-sabayin nila, okay lang yun. Makakapatay pa rin sila. Tama, dahil mga AOE damage yun. Ito na, nagkasabay-sabay. Parang Beyblade umikot, syempre. Si Chooks at saka si Franzel, only Totoy. Pero ang tinamaan lang ay hangin. Fresh na fresh pa rin dito ang side ng Hypebeast TV. And they are now pummeling Vladimir. Wala nang mga buhay ang side ng Chooks TV at mukhang ito na iyon, kaibigang Wolf. Basag yung tower sa top lane. But Hypebeast, re-respetuin muna nila ang kuponan ni Chooks at magbaba. Yep. Nakita natin yung push dun sa may top lane kasi level 1 Lord pa lang yun. At like I said, respeto lang din coming out from Team Chooks. Team Hypebeast. Pero ito yung wala respeto. Wala, si Hypebeast Jr. Ito galit na galit. I think this is it, kaibigang Wolf. It's time for them to end. Blood O coming in mula kay Vladimir. Pero ang ganda ng drifting Leia BMB. And that will be the nail in the coffin. Hypebeast TV taking this one in the bag. Sobrang solid. I wonder kung ano yung pinakahuling stun na yun.